Samantala, mga lokal na pamahalaan sa Caraga Region na may natatanging mga programa para maitaguyod ang kapakanan at karapatan ng ating mga kababayang persons with disabilities, binigyang pagkilala. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Nakatanggap ng Certificate of Recognition at Token mula sa Regional Committee on Disability Affairs o RCDA Caraga, ang mga lokal na pamahalaan na may natatanging programa para sa mga persons with disabilities o taong may kapansanan. Kabilang narito ang LGU Kabadbaran City at Barangay San Vicente sa Butuan City. Ang Barangay San Vicente ang natatanging barangay mula sa 86 barangay ng Butuan na nagbibigay ng subsidy allowance sa halagang 1,500 pesos kada buwan sa mga naitalang PWD sa kanilang lugar. Sinabi naman ni Punong Barangay Rauzil Karampatana sa mga opisyal ng iba pang barangay na handa silang tumulong at umalalay sa pagbuo ng plano katulad ng nasabing programa. Pinapahalagahan talaga namin ang pagtulong sa ating mga PWD members sa barangay. And I am encouraging my neighboring barangays. We can help one another, no, para mabigyan natin ng importansya ating mga sektor sa PWD. We believe that persons with disabilities are people who can also be an instrument of empowerment. Nanawagan din si Elsa Hamora, Sectoral Unit Head ng DSWD sa mga LGUs na pagbutihin pa ang kanilang mga serbisyo para sa PWDs. Inaanyayahan natin ang lahat ng mga LGUs noon na sumali at makilahok. It is our way of encouraging all other LGUs to advocate and promote the welfare of the PWDs. Samantala, kinilala rin ang mga ahensyang lumahok sa accessibility audit ng RCDA. Ito'y base sa Batasang Pambansa 344. Sinasabi natin, no one should be left behind. So we need to say with even other vulnerable sectors, dapat kasama siya sa pag-unlad at hindi dapat natin nakakalimutan. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan.